Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong at wala isa mang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin." Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag mangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin, nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang pag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang magandang araw po mga kapanalig. Narito na naman po tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ngayon po ang Miyerkules sa 5th linggo ng taon. At sana ho, malapit na rin ang simula po ng Kwaresma. Sa darating na Pebrero 14, ay nako, yung susunod pong Wednesday. Nako, Valentine's pa naman, pero Ash Wednesday. So anyway po, bakit ko nabanggit ito? Ay dahil ho, sa mabuting balita, sumasabi po, ang lumalabas sa tao na nagpaparumi sa tao ay sa puso nang gagaling, nagmumula. Sa puso nga ng tao, nagmumula ang masasamang hangarin. So hindi po yung kinakain natin na nagpaparumi sa atin. Gaya ng sinasabi ng iba, ang dinuguan daw ay hindi dapat kainin dahil yan ay masama. In other words, talaga naman talagang masama dahil ang dinuguan po ay ang lakas po niya ng uric, no? Pero hindi po yan nagpapasama sa hangarin ng tao. Ang nagpapasama, ang puso na masama. Kapag ang puso mo, ayon po sa Ebanghelyo at ayon din sa salita ng Diyos, kung dito po nanggagaling ang ano, sabi nga dito, ang mga masasamang bagay, kahalayan, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, pakikiapid, kasakiman, at iba pa. Kaya ngayon po, mga kapanalig, ano ba ang dapat natin gawin? Una, dapat nga, malinis ang ating kalooban. Malinis ang ating puso. Sa ganyan po, mga kapanalig, ang lumalabas sa ating mga pananalita ay malinis din. Ay, pero kapag masama po ang puso natin, nako, baka mapapamura ho kayo eh. At hindi lamang ho yan, magiging sakim din kayo. Kaya tuloy, kapag masama ang inyong puso, puro pansarili po ang nais ninyo. Ang hangarin ay nanggagaling po sa puso na hindi mabuti. Paalaala po ng Panginoon sa atin. May pagmamaliki mo ba ang mga ito sa darating na panahon kung ang buhay mo naman ay kasakiman ang napupuno? Kalooban niyo po ba ay hanggang ngayon ay yung pananalita mo ay puro kasamaan, puro pagmumura? O baka naman kapag naririyan po ang tunay na pagmamahal sa iyong pamilya, sa kapwa, nako, liliwanag po ang inyong mukha. Dahil nga naman, totoo na ang mga nasasabi ninyo. Hindi na po kasinungalingan, kundi katotohanan. Siya po ang magliligtas sa inyo, ang grasya ng Diyos, na siyang magbibigay din sa inyo ng tunay na katarungan at kadakilaan sa inyong gagawin at sa inyong pag-iisip. Sa mga darating na araw, mga kapanalig, maaari na ho na magsimula din ang ating pagpapakabait dahil kapag ikaw po ay mabait, naririyan po ang puso na nagmamahal sa Panginoong Diyos. Kay Jesus ang ating tagapagligtas. Amen.